Kung minsan ang nakakatakot ay ang tinatawag nilang napapunta ka sa maling lugar sa maling pagkakataon. Dahil kahit nasa bahay lamang o ilang hakbang lamang ang layo sa bahay, ay nagiging biktima pa sila ng mga taong ang nais lamang ay ang pangsariling kaligayahan. Tulad na lang sa kwento natin ngayon, naging biktima si Julie ng isang maling pagkakataon sa isang maling lugar. Tunghayan natin ang malagim na sinapit niya sa kamay ng salarin. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Jewel Jane Buskin o kilala sa pangalang Julie ay isinilang noong October 24, 1975 sa Benton, Saline County, Arkansas, USA. Siya ay nangarap na maging isang mahusay na balerina. Si Julie ay nag-aaral sa Universidad ng Oklahoma upang magkaroon ng bachelor's degree sa pagsasayaw. Pagkatapos ng kolehiyo, gusto ni Julie na magbukas ng isang studio at turuan ang mga bata na sumayaw. Inilarawan si Julie bilang palakaibigan at masayahing tao. Nung madaling araw ng December 20, 1996, inihatid ni Julie ang kanyang kaibigan sa airport mga bandang alas 4 ng umaga at pagkatapos ay umuwi. Mga bandang alas 5 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang 911 mula sa isang lalaking nakatira sa apartment complex ni Julie. Ayon sa kanya, natutulog silang mag-asawa nang makarinig siya ng isang talagang malakas na sigaw na nagmumula sa parking lot. At may narinig din silang lalaki na tumahimik, pagkatapos ay pumasok sa sasakyan. Maliban sa mag-asawa, maraming mga kapitbahay ang nagsabi na nakarinig din sila ng sigaw at nakita nila ang isang kotse na lumabas mula sa parking lot. Samantala, mga magulang naman ni Julie ay nagmaneho mula sa kanilang tahanan sa Arkansas patungong Oklahoma upang tulungan si Julie na ayusin at linisan ang kanyang apartment. Dahil katatapos lang ni Julie ng lahat ng kailangan niyang coursework. Pagdating nila, sinabi sa kanila ng mga kapitbahay at pulis na nawawala ang kanilang anak. Kaya labi silang nag-alala sa kanilang anak patungkol sa narinig na balita. Batay sa pag-iimbestiga, nawawala na rin ang pulang Eagle Summit ni Julie. Samantala, 12 oras pa lamang matapos mawala si Julie, natagpuan ang kanyang bangkay sa pampang ng isang lawa. Ang lawa ay 15 milya ang layo mula sa kanyang apartment. Nang makita ang katawan ni Julie, ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likod at ang ginamit na panali ay ang sintas ng sapatos. At ang posibleng dahilan ng kanyang kamatayan ay isang tama ng baril sa likod ng kanyang ulo. Maliban dito, siya rin ay ginahasa. Dahil may mga senyales na hinubad ang kanyang pantalon at ang kanyang pink na leotard na natagpuan, mga 20 talampakan ang layo mula sa kanyang katawan. Ang leotard ay may seminal fluid na ipinadala para sa pagsusuri. Nakahanap din ng mga pulis ng mga bakas ng paa sa pulang buhangin malapit sa lawa. Nagkaroon ng malakas na hangin kaya ang ilan sa mga bakas ng paa ay medyo malabo. Nakuha ng pulis ang ilan sa mga pattern ng sapatos. Kaya nalaman nila na ang mga sapatos ay isang size 9 na running shoe ng Nike. Natukoy ng Nike Corporation na ang sapatos ay bilang isang Nike Air 2. Samantala, ang pulang Eagle Summit ni Julie ay natagpuan sa isang parking lot ng apartment complex, isang bloke lamang ang layo mula sa kanyang tinitirhan. At ang pulang buhangin ay natagpuan sa loob ng kotse. Kaya ito ay nangangahulugan lang na ang pumatay ang siyang nagmaneho ng kotse sa parking lot matapos niyang patayin si Julie. Maliban sa kotse, naiulat din na nawawala ang cellphone ni Julie, pati na rin ang isang singsing na palagi niyang suot. Kaya tiningnan ng mga pulis ang mga record ng cellphone ni Julie. Batay sa tala, nagamit ang telepono ni Julie pagkatapos niyang mamatay. Ginamit ang salarin ng telepono ni Julie para tawagan ang weather forecast at isang numero na out of service. Matapos ang pag-iimbestiga, isang $70,000 na reward ang inilabas para sa anumang impormasyong makakatulong sa paglutas ng kaso ni Julie. Humigit kumulang isang buwan na pagsisiyasat, nakatanggap ang pulis ng tawag sa telepono mula sa isang lalaking nakakita sa kotse ni Julie nung gabing namatay siya. Nakilala niya ang sasakyan matapos makita ang litrato sa mga nakapaskil. Sinabi ng lalaki na nagmamaneho siya malapit sa lawa nang singitan siya ng isang pulang kotse.
Nasal daw siya dito kaya sinundan niya ang sasakyan ng halos mga 5 milya ang layo. Ang lalaki ay nagngangalang Harvey Pratt na nagtatrabaho bilang isang forensic artist. Batay sa kanyang sketch, ito ay isang batang Hispanic na lalaki, posibleng nasa kolehiyo na ang edad, na may mahabang maitim na buhok. Matapos nito, ang sketch ay na-broadcast sa lahat ng media at balita sa Oklahoma. Ngunit walang nakakilala sa taong nasa larawan, kaya naging malamig ang kaso ni Julie. Makalipas ang 6 na taon matapos mapatay si Julie, ang isang lalaking nagngangalang Anthony Sanchez ang inaresto dahil sa panggagahasa sa kanyang dating kasintahan. Nang maaresto si Anthony, kinailangan siyang magbigay ng kanyang DNA. Kaya habang hinihintay ng mga pulis ang resulta, kinausap nila ang mga dating kasintahan at kakilala ni Anthony. Isang dating kasintahan ang nagsulat sa kanyang tala-arawan noong October 1996. Ayon sa kanyang tala, bumili si Anthony ng couple shoes na Nike. Iyon ay ang Nike Air 2 na sapatos at si Anthony ay nagsuot ng size 9. Maliban sa impormasyong sapatos, ang isa pang kasintahan ni Anthony na tumira sa kanya ang nagsabi sa pulisya na si Anthony ay may kakaibang ugali. Sa katunayan, si Anthony at ang kanyang ama ay madalas na nagpapaputok ng 22mm na baril sa kanilang tahanan. Kaya dahil sa impormasyong nalaman, isang warrant ang nakuha ng mga pulis para sa bahay ni na Anthony. At sa kanilang paghahanap, nakakita sila ng bala ng 22mm, na kung saan ang bala ay kapareho sa bala na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen at mayroon itong parehong natatanging mga uka. Dagdag pa, ang DNA ni Anthony ay katugma din sa DNA na natagpuan sa leotard ni Julie. Kaya dahil sa mga ebidensya, siya ay inaresto at kinasuhan ng kasong pagpatay. Sa oras ng pagpatay kay Julie, si Anthony ay 18 taong gulang lang. Siya ay naninirahan halos 1 milya ang layo mula kay Julie at isang kilalang magnanakaw. Ang teorya ng pulisya na si Anthony ay lumabas noong December 20, 1996 upang magnakaw ng mga regalo sa Pasko mula sa mga random na kotse. Nang panahon na yon, si Julie naman ay kakauwi pa lang mula sa paghatid sa kanyang kaibigan sa airport. Kaya siya ay nakita ni Anthony at si Julie ay dinukot sa pamamagitan ng pagtutok nito ng baril at inutusan na magmaneho papunta sa lawa. Pagkatapos, ginawa na ni Anthony ang kahalayan kay Julie at pinatay. Kaya nag-iwan ito ng DNA, mga bakas ng paa, at sinubukang tawagan ng isa sa kanyang mga dating kasintahan mula sa telepono ni Julie, na kung saan ang telepono ng dating kasintahan ay out of service. Kaya ito ang paliwanag kung bakit napunta ang tawag sa isang numerong wala sa serbisyo. Noong 2006, si Anthony ay nahatulan ng pagpatay at hinatulan ng kamatayan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Divine Grace from Italy, Honey Lee from Korea, Emily Soldner, at Marielle from Las Piñas. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Jewel Jean Busken. Ako po si G, maraming salamat.